Naging kontrobersyal si Tanawan City Mayor Antonio Halili sa kanyang walk of shame. Istilo niyang palakarin sa kalsada ang mga umano'y kriminal, nilalagyan ng placard na nakasulat ang mga nilabag na batas, at binabalaan ng publiko na huwag pamarisan. Minsan ang nagpahayag ng suporta si Pangulong Rodrigo Duterte sa shame campaign ng alkalde. Pero nitong Webes, si Mayor Halili ang naoplantokhang ng pulisya. Binisita siya ng hepe ng Tanawan PNP at pinapirma ng form na kagaya ng mga sumusukong drug suspect sa Oplantokhang. Kaya ako nabigla at napatawa ko, ano to, bakit to ganito? Kaya hindi ko naman pinirmahan. Ano? Dahil sabi ko, parang may admission na ako yung may kasalanan. Eh, di ba? Actually po, ito po ay napagutusan lang din po ako ng ating national headquarters. Hinala ng alkalde, bunga ito ng maling intelligence report. Posible ring pinag-iinitan siya. Hindi yung bagong dating dito, yun na. Dahil may kaibigan ganito or what. Ayoko, I'm not accusing anyone. No? Pero ang tingin ko dito, yung may politika, no? At may personal. Inilipat na rin sa pulisya ang pamamahala ng binuo niyang Mayor's Anti-Crime Group na nanghuhuli ng mga kriminal, nagpapatupad ng peace and order at nagpaparada sa mga naaaresto. Pero paglilinaw ni Halili, matagal na itong nakaplano. At dahil hawak na ng pulisya ang Mayor's Anti-Crime Group, pinagbabawalan na silang magsagawa ng walk of shame sa mga nahuhuling kriminal. Val Balita, ABS-CBN News, Tanawan City, Batangas.